Mga kapuso, wala pa raw sapat na patunay na may binibentang peking bigas sa mga pamilyan. Ayon po mismo yan sa National Food Authority. Pero may mga tipang NFA kung paano matitiyak na tunay ang inyong bigas na isasaing. Alamin natin sa pagtutok na ito ni Leigh Alvis. Eksklusibo! Naabutan namin sa National Food Authority ang lalaking ito. Bit-bit ang nakasupot na kanin na nais daw niyang ipasuri. Nag-aalala raw siya na baka peke rin ito matapos makita ang mga post sa social media. Yun ang paniwala ko kahit totoong bigas. Alam ko tatalbog din. Kaya lang, para lang makasiguro kami, total malapit lang kami rito. Nagsadya na kami. Saka may napapansin kami, ang tigas. Ginawa rin ito mismo ng NFA sa tunay na kanin. Binilot ng paulit-ulit at sa kabinato. Tatalbog talaga yan. Sige nga. Bigas yan. Masarap yung bigas na tinesting namin. At yon ay ganun din ang nangyari. Tumalbog siya. Meron po kasi mga variety ng bigas na matigas at malambot. Pagka matigas ang bigas, mas malakas ang talbog. So hindi ibig sabihin ay fake rice yun. Tiniyak ng NFA na wala pang anumang patunay na may ibinibentang fake rice sa mga pamilihan. Ganun pa man, pinaigting pa raw nila lalo ang kanilang mga inspeksyon. Walang dapat ibahala ang mga mamimili. Hanggang ngayon naman po ay wala kaming nakikita at natetest pa na fake rice. May hawak din silang mga sample na mga sinasabing fake rice daw mula Cebu at Dumaguete. Isinailalim muna ito sa physical test. Sinuri ang itsura ng mga butil. Yung physical appearance niya, masasabi natin na ano siya. It appears to be na bigas talaga, totoong bigas. Yung ano natin. Pero just the same, isa subject natin to sa ano. Nasa FDC na yung sample na to for testing na. Noong 2015, kumalat din ang mga post tungkol sa fake rice sa social media. Sinuri ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ng NFA, PhilRice at International Rice Research Institute ang mga sample ng umunay peking bigas. Lumabas na totoong bigas ito na nagbago na lang ang anyo gawa ng napanis dahil sa freezing, thawing at heating. Nakontamina rin daw ito ng plasticizer chemical compound, the dibutyl phthalate o DBP, dahil sa handling. Nilagay daw kasi ang kanin sa container na prone sa kontaminasyon. Isolated case lamang daw ito. Paalala ng NFA, iimbak ng maayos ang bigas at tiyaking malinis ang pagkakaluto rito. Yung storage natin kailangan maganda. Hindi siya naka-expose para pagbahaya ng kung ano man o gapangan ng kung ano man mga insects. Even yung sa ingan ay kailangan na malinis yun at even yung tubig at saka yung kapaligiran doon sa ating kusina. At hindi kailangan na magtagal ang bigas natin. So kailangan na pagsasaing natin, ititignan natin na yung mauubos lamang. May tips din ng NFA para matiyak na tunay ang bigas na bibilhin. Una, hanapin ang high loom o yung malachok na puting tuldok sa dulo ng butil ng bigas na may uka. Ang kabilang dulo naman, oblique o patagilid na patusok ang hugis. Hindi rin uniform o pare-pareho ang hugis na mga butil. Ang ilang butil, lalo na ang hindi over-milled, ay may brown streak. Amoyin din daw ang bigas o kanin. Dapat ay wala itong di magandang amoy o amoy plastic. Kapag luto na, wala raw dapat foam-like substance sa ibabaw. Tumawag sa NFA kung nakabili ng hinihinalang fake rice. Nagbabala naman ng NFA sa mga nagpapakalat ng maling balita at lumilikha ng pagkabahala tungkol sa umunay fake rice. Criminal act daw ito na may karampatang parusa sa ilalim ng batas. Leigh Alvis, Nakatutok, 24 Oras.